Itayo na po ang lahat. Tayo lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nangangig sa kamatayan. Alleluya, alleluya. Panginoon ang nagkulang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hirira, masayang nagdiriwa. Magalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluya, alleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kalibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Ang kapit mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Apuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatera pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay.
sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan.
kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo na ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ito po ang huling linggo bago natin ipagdiwang sa darating na linggo ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Kaya nga narinig natin sa ating pagbasa ngayon ang isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang habilin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ang habilin na ito ay ang habilin ng pag-ibig. Kaya nga ang pinakasentro at pinakatema ng mga pagbasa natin sa linggong ito ay tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, ito ang iniuutos ko, mag-ibigan kayo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang ibang obligasyon na itinuro sa Jesus Nazareno kung hindi ang tungkulin na umibig o magmahal. Uulitin ko po, walang ibang obligasyon ang itinuro sa Jesus Nazareno kung hindi ang tungkulin na umibig at magmahal. Kaya nga kung inyong mapapansin, dahil ang pag-ibig ang pinakasentro at buod sa mga itinuro at hinabilin ni Jesus Nazareno, masasabi nating walang bagay ang hindi saklaw ng pag-ibig. Uulitin ko po, walang bagay ang hindi saklaw ng pag-ibig. Narinig natin sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ang bawat umiibig ay anak
ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sino mang tao na hindi marunong umibig, ibig sabihin, wala siyang kaugnayan sa Diyos. Ang sino mang tao na madamot sa pag-ibig, ibig sabihin, hindi niya kilala ang Diyos. Sapagkat makikilalang tayo'y nasa Diyos kung tayo ay marunong umibig ng tunay at totoo. Sapagkat ang bawat umiibig ay kapanig ng Diyos. At alam naman po nating lahat na walang bagay ang umiiral sa mundo nang hindi dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang atin pong Diyos ay may walang hanggang disposisyon na magbigay ng puwang para sa ating lahat. Kaya nga ang ibig sabihin ng pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon o pakiramdam sa pagitan ng mga tao. Ang pag-ibig ay isang banal na kapangyarihan na matatagpuan sa puso ng bawat nananalig at sumasampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, ang pag-ibig, hindi lang yan basta emosyon. Ito ay banal na kapangyarihan na matatagpuan sa puso ng isang sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, ang isa sa pinakamahusay na paglalarawan ng pag-ibig ay hango sa pagkakaunawa ni San Pablo. Ayon sa kaniya, ang pag-ibig dapat laging matiyaga, ang pag-ibig dapat laging mabait, ang pag-ibig marunong magtiis, ang pag-ibig patuloy na naniniwala, at ang pag-ibig ay walang hanggang umaasa. Gaya na lamang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, hindi lamang tayo inibig, kinahabagan at kinaawaan pa tayo. Kaya nga bilang isang tanda na tayo'y umiibig, dapat marunong tayong magpatawad. Dapat natututo din tayo na maging mahabagin sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong tayo'y inuusig, kinukutya o nililibak ng mundo, isang mabitang pagkakataon ito upang ipakita at ipadama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, hindi tayo makikipaglaban ng madugo at marahas. Nang dahil sa pag-ibig, pipiliin natin maging mabuti at mapagbigay kaysa piliin ang pagiging makasarili o madamot. Nang dahil sa pag-ibig, matututo tayong magpakumbaba. Nang dahil sa pag-ibig, papanig tayo sa gawaing tama, makatao at makadiyos. Nang dahil sa pag-ibig, handa nating ibigay ang ating mga sarili sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Nang dahil sa pag-ibig, matututo tayong magtiis at magparaya. Nang dahil sa pag-ibig, pipilitin nating mabuhay sa kabanalan. Kaya nga bilang mga alagad at disipulo ni Jesus Nazareno, ganitong pag-ibig po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig
na minamahal ang Diyos ng buong isip at buong kalooban. Gayon din naman, minamahal natin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang napakaraming kahinaan at karupukan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iniibig. Isang pag-ibig na handang magpatawad sa mga pagkukulang ng ibang tao. Kaya nga, tamang-tama po yung lyrics ng isang sikat na kanta. Ang sabi dito, pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at sa ating mga kaluluwa. Ang pag-ibig din ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig din ang siyang buklod natin na hindi mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya't magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y mga bigo, huwag nating lilimutin na may Diyos tayo na palaging nagmamahal sa ating. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, as Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us all love, since that is what our hearts were made for. Magmahalan tayo, sapagkat ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang puso natin dapat nakalaang pumintig at magmahal sa Diyos at sa kapwa. Sa araw pong ito, hinahamon tayo ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagpakumbaba kaming nagsusumamo, ipagkaloob mo, na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain, at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan, upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente,
at pati rin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy ng kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtatuguyod niya sa amin ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog
siya pa rin ang tupang naghandog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Aman ng at magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapaw kailan pa man. Sa puso't iwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapaw kailan pa man. Sa puso't iwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin nang may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Announcement.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangan mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.